kitang-kita yung incompetence ng leadership ng Philippine Drug Enforcement Agency being the lead agency ng ating kampanya laban sa illegal drugs. Bakit? Sa laki ng nakuha nating illegal drugs. Diba? Tonelada ito eh. Pero wala man lang tayong nakuhang mga importanteng personalidad sa likod ng pagkakahuli nito. Sa halip na proactive ang approach ng gobyerno, nagiging reactive. Bakit? Kasi ngayon pa lang sila nagkakaroon ng investigation. Post-investigation yan. Bilang naging bahagi din ng sa paglaban itong illegal na droga, anong unang, kasi binaba na nila, no, mula 2 tonelada, naging ano na lang, 1.4 tons. Okay. Tapos binaba sa 8 billion or 9 billion yung halaga. Mm-hmm. Pero kayo po, doon sa setup, doon sa, kung pagbabasihan lang natin yung mga reports na bigla na lang nadaan daw doon sa checkpoint, dala-dala yung kargamento, ito po ba'y bagong pamamaraan ng mga sindikato? Or ano ba yung typical ninyo na na-encounter po? Dati. Unang-una, no? Dalawa yung aking ano, no? Naramdaman. Una, kinocongratulate ko yung pamunuan ng Philippine National Police. Ano? Dahil dun sa pagkakakuha natin ng ganitong kalaking volume ng illegal drugs. Pero kakambal naman ito is yung disappointment. Bakit? Kasi kitang-kita yung incompetence ng leadership ng Philippine Drug Enforcement Agency being the lead agency ng ating kampanya laban sa illegal drugs. Bakit? Sa laki ng nakuha nating illegal drugs. Diba? Tonelada ito eh. Pero wala man lang tayong nakuhang mga importanteng personalidad sa likod ng pagkakahuli nito. Kasi kung titignan ninyo, kung babalikan natin ang anti-drugs operation, pagka ganyang malalaki, no, talagang tinatrabaho yan. Kaya nga tayo humihingi sa Congress taon-taon ng dagdag na pondo. Noong panahon ko, ang pondo lang ata ng PDEA, no, kung di ako nagkakamali, 600 to 800 million. Ngayon ay 3.2 billion, more or less. Ngayon, doon sa 3.2 billion, nandiyan na yung personnel services, ano? Andiyan na rin yung mga kung ano-ano pa man pagkagastusan at yung intelligence fund. Kung ito, maganda ang pagkakahawak ng liderato ng PDEA sa kampanya natin sa illegal drugs, di sinsana meron tayong nadakip na tao, hindi lang driver o courier. Kami, noong panahon namin, itong ganitong kalaking volume, hindi basta-basta mailalabas ito. Kung ito talagang pinag-aaralan at tinatrabaho, 24/7 namin binabantayan yan. Bakit? Sinusundan namin yung mga personalidad sa likod nito. Kung yan ay bodega, lutuan, sino yung mga marketing officer, sino yung mga chemist, sino-sino pa yung mga taong involved. Bago namin pitasin yan, sinisiguro namin na talagang pagka dumating yung tamang panahon, kagaya niyan, may nahuli. Isa-isa na namin, ano yan, kumbaga sa ano, lahat yan, huli. Isa, ngayon, ang nangyari, sa halip na proactive ang approach ng gobyerno, nagiging reactive. Bakit? Kasi ngayon pa lang sila nagkakaroon ng investigation. Post-investigation yan. Kung ako man itong sindikato, nahuli yung aking mga, ano, no, yung aking mga epektos, magpapakalat-kalat pa ba ako sa kalye? Hindi na. Magtatago na ako. Magtatago na yung mga personalidad na nasa likod niya kasi nahuli na ebidensya eh. Diba? Sino namang si Raulo ang kakalat-kalat pa eh nahuli na ebidensya? Diba? Wala na. Mm. Kaya ang dito, ang sinisisi ko is yung gobyerno.
naging incompetent sila sa kanilang mandato. Mm-hmm. Kung ang mga ahente alaga nila, talagang binubusog nila, iyan magtatrabaho ng kusa. Ang tanong, bakit nagkakaganito? Kung hindi pa aksidenteng naharang sa checkpoint yan, hindi makukuha yan. Ako talaga nagpapasalamat din talaga ako sa Diyos dahil kahit papano, may mga pulis tayo dun sa field na hindi nasilaw. Sila-sila lang yung nandun eh. Kung yan, pag iinteresan pa ng mga pulis, wala na. Buti na lang hindi nasilaw. Nagkaroon na tayo ng mga kasong ganyan na talagang na ano yung mga ebidensya, ebinulsa, di ba?